Good morning, Sir Van. Good morning po, mga kamalikmata. Ako nga pala si Paula. Isa akong civil engineer at may gusto akong i-share na karanasan ko sa inyo noong minsang tumuloy ako sa isang hotel sa Pampanga. Nakatanggap ako noon ng new project na may kailangan kaming itayo na isang building sa isang lugar doon. Hindi talaga ako nakatera sa Pampanga, kaya kailangan ko pang bumiyahe para maisagawa lang yung trabaho ko. Hapon na ako noon nakarating. Tiningnan ko muna yung site na pagtatayuan namin ng gusali. Tapos inaral ko yun ng mabuti. May ilan pa akong kasama noon na mga engineers din. And we even had dinner together. Noong kinagabihan na, ay dumiretso na lang ako sa isang hotel. Dahil wala naman akong pwedeng tuluyan sa Pampanga. Wala naman kasi kaming bahay doon. So yung hotel na tinuluyan ko ay medyo may kalakihan. At medyo pricey din po. I will better not say the name. Kasi privacy na nila yon. E di ayun nga. Nagbook ako for a night. Tapos itinuro nila yung kwarto na tutuluyan ko. Room 169 yon. Sa may second floor ng hotel. Sumakay ako nun sa elevator. Pero ewan ko ba. Hindi ko maintindihan dahil pagkapasok na pagkapasok ko pa lang ay sobrang lamig na talaga sa loob. Yung lamig niya ay hindi ordinaryo. Hindi ko na lang pinansin yon. Tapos hinintay ko na lang na magbukas yung elevator. After a few minutes, ay nakarating na ako sa second floor. Agad kong hinanap yung room 169 at nakita kong nasa may bandang gitna pa yon. Noong nasa tapat na ako ng pintuan para buksan yon, ay may biglang dumaan na babae sa may likuran ko. Napatingin ako. Kasi yung perfume niya ay talagang sobrang bango. Yung tipong medyo masakit na sa ilong. Nakita kong nakadress yung babae ng white. Tapos yung buhok ay nakapusod. Pero ang isa sa napansin ko sa kanya ay nakayapak siya, Sir Van. Nagtaka ako noon. Kasi sino ba namang maglalakad sa hotel na yun nang walang tsinelas man lang? I mean, medyo malamig din kasi yung sahig. Nakatalikod na yung babae nung nakita ko. Tapos dumiretso yun sa may pinakadulong kwarto. Room 166, if I'm not mistaken. Hedi binuksan ko na lang yung pinto ng kwartong tutuluyan ko. Tapos nagumpisa na akong ibaba yung mga gamit ko. Kumain din ako saglit. Tapos inihanda ko na yung laptop ko. At yung blueprints para i-examine yung itsura ng gusali na kailangan naming gawin. Habang nasa kalagitnaan ako ng pag-aaral, ay may narinig akong sumisigaw. Basta yung sigaw ay matinis at hindi ko masyadong maintindihan yung isinisigaw noon. Pero alam kong boses yun ng babae. Nagmadali akong lumabas noon. Tapos hinanap ko kung saan yung kwartong may sumisigaw. Siyempre kailangan kong gawin yun dahil baka mamaya ay may kung ano nang nangyayari doon at may nangangailangan na ng tulong. Pagbukas ko ng pintuan ng kwarto ko ay tahimik lang yung mga kwartong katabi ko. Walang sumisigaw. At wala ring tao sa labas. Palibasa ay gabi na. Kaya ang ginawa ko ay isinara ko na lang ulit yung kwarto ko. Tapos bumalik ako sa ginagawa ko. Noong kailangan kong kausapin yung isa sa mga engineer na makakasama ko, ay agad ko itong video call para pag-usapan namin yung plano ng lugar. Habang nag-uusap kami, ay nagsusulat din ako. Pero after ng ilang minutes, ay bigla na lang itong tumingin sa may background ko. Noong una ay hindi ko ito pinansin dahil akala ko ay nagagandaan lang siya sa kwartong tinutuluyan ko. Pero a minute later ay nagsalita ito. Engineer, hindi mo naman sinabing may kasama ka pala dyan. Is that your sister? Tanong pa nito. Napatigil ako nun sa pagsusulat. Tapos tumingin sa camera at tumingin din sa likuran ko. Wala po akong kasama dito sa kwarto, Engineer Ted. And hindi ko rin kasama yung kapatid kong babae since may pasok po siya. So, sinong tinutukoy mo? Tanong ko dito. Napatawa pa nun si Engineer. Tapos sinabi sa akin, yung babae na kanina pa nakatayo sa may likuran mo, Engineer. Don't tell me na hindi mo yan nakikita. Akala niya noon ay pinaprank ko siya. Unti-unting nagtaas ang mga balahibo ko noon. Tapos nagpapanik na akong tumingin sa likuran ko. Pero walang tao doon.
Aware akong medyo namumutla na ako at nahalata na yata yun ni engineer. He asked me if I was okay at sinabi kong hindi. Sinabi ko sa kanya na wala talaga akong kasama sa kwarto at mag-isa lang akong bumiyahe. Bigla namang naging seryoso yung mukha nito. Tapos sinabing may nakikita daw talaga siyang babae sa likuran ko. Agad akong napalunok. Tapos tinanong ko kung anong itsura ng babae. Naka-white daw yung na dress. Tapos nakapusod yung buhok at nakatingin lang sa camera ng seryoso. Sinabi ko nun kay engineer na mag-usap na lang kami through text dahil kinikilabutan na talaga ako, Sir Van. Sinara ko nun ang laptop ko at para akong sira ulo na lingon ang lingon sa likuran ko. Tumayo pa ako nun at uminom ng tubig para mawala yung takot sa isip ko. At last, noong kumalma ako, ay nagpaalam na ako kay engineer sa text nung maayos na ang plano. Nag-decide na rin akong magpahinga, kaya dumapa na ako nun sa kama. Noong nakapikit na ako, ay may nararamdaman talaga akong kakaiba, Sir Van. Alam kong mag-isa lang ako, pero nararamdaman kong parang may kasama talaga ako. Ramdam ko yung presence sa may gilid ng kama, at pakiramdam ko ay may nakatitig sa akin. Kaya hinila ko na yung kumot para magtaklob. Hindi ko rin pinatay yung mga ilaw dahil natatakot na ako. Nagdasal na lang ako noon kahit nakahiga. Dahil nung mga oras na yun ay natatakot na rin akong bumangon. Mabuti naman at nakatulog ako. Nagising ako ng 5 AM at naligo na. Inayos ko yung mga gamit ko. Tapos dumiretso na ako sa elevator para bumaba na. As I was about to enter the elevator, ay nakita kong bahagyang nakabukas yung room 166, Sir Van, at may nakasilip doon. Yung babae na nakita kong nakapaa. She was looking at me seriously at bumalik na naman yung takot na naramdaman ko kagabi. Mabilis akong dumiretso nun sa elevator at paulit-ulit kong pinindot yung button para magsara na yon. Thankfully ay nagsara yon at nakarating ako sa baba ng maayos. Nagbayad lang ako at dumiretso na sa kotse ko. Then nagmaneho papunta sa site. Doon na kami nagkamustahan ng engineer na nakausap ko kagabi. At nabanggit niya rin sa akin na talaga raw may nakita siyang babae sa likuran ko. Talaga raw natakot siya nung sinabi kong mag-isa lang ako sa kwarto at hindi niya maiwasang isipin kung sino yung babae sa likuran ko. Tapos bigla akong naalala yung babaeng nakayapak na nakasilip sa pintuan ng room 166 bago ako umalis ng hotel. Seryoso yung tingin nun sa akin at yung mismong itsura nun ang dinescribe ni Engineer Ted sa akin. Naisip ko nun na baka nagpapakita yung babae dahil hindi talaga yung tao, kundi isa sa mga multo na naninirahan sa hotel na tinuluyan ko sa Pampanga. Nangyari ito noong nanood kami ng boyfriend ko minsan sa loob ng sinehan sa isang mall sa Pampanga. Anniversary namin that day. At saktong Sabado yon. Inaya ko ni Allen noon, boyfriend ko, na mamasyal na lang at manood ng sine. Alas 11 na kami ng umaga nakarating sa mall. Tapos nag-arcade lang kami at nag-shopping. Nagpunta kami sa isang restaurant noong lunch na. Tapos kumain kami. In fairness, talagang kahit sa ang mall sa Pampanga ay masasarap ang pagkain, lalo na yung Pampanga's best. After lunch, ay dumiretso na kami sa sinehan. Tumingin kami ng movie na pwedeng panoorin at nag-decide kami na yung bagong release na horror movie na lang noong taon na yon. Balita kasi namin ay maganda raw yon. Kumuha na kami ng tickets noon at ng snacks na rin na pwedeng dalhin sa loob ng sinehan. Doon kami pumuesto sa may dulo kung saan ay may katabi kaming mga dalaga rin. Pero hindi pa yun ang pinakadulo dahil may mga vacant seats pa rin sa likuran namin at wala pang tao doon. Naghintay kami ng ilang minuto bago nagsimula yung palabas. At siguro dahil horror movie nga ay hindi masyadong napuno ang loob ng sinehan. Noong nag-umpisa na yung palabas ay nanonood na kaming mabuti ng boyfriend ko. Pero sa kalagitnaan ng panonood ko, ay may biglang humigit sa may dulo ng buhok ko. Napatingin ako sa likuran namin, pero walang tao doon. Weird,
bulong ko na lang sa sarili ko. Tapos bumalik na ulit ako sa panonood. Nag-e-enjoy na ako nun sa panonood nang bumalik na naman yung nanghihila ng buhok ko. That time ay medyo malakas na yung higit nun sa buhok ko at ramdam ko ngang may nalagas na ilang buhok sa akin. Medyo nainis na ako nun at pilit sinilip ang likuran namin. Pero kagaya kanina, walang tao dun. Tiningnan ko ang mga katabi namin sa upuan at abalang-abala rin ang mga ito sa panonood at pagkain. Napansin na yata ni Alin na lingon ako ng lingon sa likod, kaya binulungan ako nito at tinanong na kung ayos lang ba ako. At sinabi ko naman na ayos lang ako para hindi na itong mag-alala. Ang ginawa ko noon ay pinuyod ko yung buhok ko since may dala naman akong pamuyod. Tapos pinilit kong mag-focus na lang ulit sa panonood. Pero hindi talaga paawat yung makulit na humihila ng buhok ko dahil kinakalabit naman ako noon. Hindi ko muna yun nilingon at plano ko sanang hulihin kung sino man yun. Hinintay kong hindi ako nito kalabitin. Tapos doon na ako tumingin sa likuran. Pero wala pa rin tao at ganun pa rin. Busy pa rin yung mga katabi ko. Hindi na ako nakatiis noon at kinalabit ko yung boyfriend ko. Tinanong ko siya kung may kumakalabit din ba sa kanya. Hindi pa kami magkarinigan noong una dahil sa palabas. Pero maya-maya ay sinabi nitong wala naman daw. Hindi na ako komportable that time. Hindi na rin ako makapag-focus sa movie dahil naiisip kong may iistorbo na naman sa akin. Habang pinipilit kong manood, ay nandoon na naman yung nangangalabit. Kaya lumingon na naman ako at hindi ko ina-expect yung nakita ko sa urban. May nakaupo ng batang lalaki sa isa sa mga upuan sa likod. Duguan yung mukha. Tapos bahagyang nakangiti sa akin. Nakapolo ito ng itim. Tapos nakapants. Natakot agad ako sa ngiti nito. At alam kong hindi ito tao. Dahil come to think of it, R18 yung palabas at hindi pwedeng manood ang mga bata ng mga palabas na kagaya nito. Kinalabit ko nun si Allen at itinuro sa kanya yung bata sa likuran namin. Nilingon niya naman yon, pero wala naman daw siyang makita. Dahil bakante pa rin daw yung mga silya sa likuran. Napalunok na lang ako nun. Tapos nagtaasan na yung mga balahibo ko. Kahit hindi pa tapos yung palabas ay inaya ko na si Ali na lumabas ng sinihan. Hindi naman na ito nagreklamo nun. Tapos sinamahan na rin ako palabas. Alam kong nabitin ito sa panonood. Pero hindi ko na talaga kayang makita yung bata sa likuran namin. Especially yung nakakatakot nitong ngiti, Sir Van. Hindi naman namin first time makapanood sa sinehan na yon. Pero yun ang unang beses na makaramdam ako ng ganong hindi karaniwan. Pagkalabas namin ay tinanong ako ng boyfriend ko kung ayos lang ba ako. At sinabi kong hindi. Inaya ko na lang siyang mamasyal noon sa ibang lugar. Basta wag na lang kaming bumalik sa loob ng sinehan na yon. Nag-enjoy naman kami noong araw na yon. Pero hindi ko pa rin maiwasang isipin yung itsura ng batang nagpakita sa akin sa loob ng sinehan. Magandang umaga, Boss Van. Magandang umaga rin po, mga kamalikmata. Tawagin nyo na lang akong Anton. At gusto ko lang ibahagi sa inyo ang isa sa mga hindi namin makakalimutang karanasan ng mga kaibigan ko sa isang sikat na lugar sa Pampanga. Isa ang Pampanga sa mauunlad na lugar sa Pilipinas. At marami ring mga gusali dito at mga airports. Especially sa Clark. Pero ang isa sa mga usap-usapan ng mga taong pumupunta sa lugar ay yung Clark Air Base Hospital sa Angeles City, Pampanga. At dahil dito iikot ang kwento ko, ay magbibigay lang muna ako ng kaunting background ng lugar. Alam nyo na ba yung Clark Air Base Hospital sa Pampanga ay tinaguri ang most horrifying place around the world ayon sa National Geographic? Noon daw kalagitnaan ng World War II at Vietnam War ay maraming sundalo ang namatay sa hospital na yon. Marami raw buhay ang nawala dahil sa labanan. At maraming mga sundalo ang hindi nakasurvive sa gyera. At yun ang sinasabi ng mga tao na hanggang ngayon ay gumagambala sa lugar. At dahil interesado kami ng mga kaibigan ko sa mga haunted places, ay minsan naming naisipan na puntahan yung lugar. Plano naming dumaan sa entrance, kaso ayaw kaming papasukin ng guard
dahil restricted area daw yon. Pero noong sinabi ng kaibigan ko na vlogger siya at gustong maghanap ng mga haunted places for documentation, ay parang nagbago ang mukha ni Kuyang Guard. Tapos binigyan pa namin ng merienda. Pagkatapos nun ay pinapasok kami. Pero sinabi nitong huwag kami magpapagabi dahil sa mga kakaibang nangyayari sa lugar. Hapon na kami nakarating doon na sinadya namin kasi nga mas active ang mga spirits kapag dumidilim na. At isa pa, kaya kami pumunta doon para malaman kung totoo nga ba yung usap-usapan sa lugar na may mga kaluluwa daw na gumagala doon. Nag-take kami ng ilang pictures. Kuha lang kami ng kuha ng mga litrato. Pero hindi na namin tiningnan pa dahil interesado kaming i-explore pa ang gusali. Tuwang-tuwa kami noon. Apat kami. Si Paul, si James, si Kurt, tapos ako. Ang photographer sa amin ay si Kurt na hindi namin inaasahan noon na makakakuha ng mga pictures na talaga namang hindi namin ina-expect na makita. Ang una naming nilibot ay syempre yung first floor. May mga tubig pa nun sa sahig, kaya gumagawa ng ingay ang bawat hakbang namin. Nag-uusap kami nun ni Paul tungkol sa history ng lugar at ito talaga mga kamalikmata. Habang nag-uusap kami, ay may narinig na lang kaming sumigaw sa loob ng abandonadong hospital. Sigaw yun ng babae na hindi namin maintindihan kung saan nang galing. Nagkatinginan kaming apat nung mga oras na yon. Tapos sinabi kong magpatuloy na lang kami sa pagtitingin sa lugar. Dahil expected naman na sa pagpunta namin doon, ang mga creepy na maririnig at makikita namin. Habang naglalakad kami, ay patuloy pa rin sa pagkuha ng mga pictures si Kurt. Hanggang sa makita namin yung direksyon papunta sa morgue. Dumidilim na noon at mas na-excite pa kami. Pero may napapansin akong kakaiba noon kay James. Tahimik lang siyang nakasunod sa amin. Tapos may bigla siyang titingnan sa isang lugar at tititig doon. Aware kaming lahat na may ikatlong mata si James. Kaya kapag isinasama namin ito sa mga haunted places at tumatahimik ito, tapos tumingin sa isang lugar, ay alam naming may nakikita ito, kahit hindi nito sabihin sa amin. Ang ginawa ko noon, ay inakbayan na lang siya, tapos sabay kaming naglakad papunta sa morgue. Pero hindi pa kami nakakarating doon, ay nakarinig kami ng mga yabag ng paa mula sa likuran namin. Binuksan na namin noon ang mga flashlight na dala namin at lumingon, pero walang tao doon. Tapos noong tingnan ko si James sa tabi ko, ay namumutla na ito. Alam kong may nakikita siyang kasunod namin, kaya nagbiro na lang ako noon. Sus, takot na ba kayo? Kanya-kanya namang iling ang mga kaibigan ko. Nagpatuloy kami sa paglalakad, at ito pa mga kamalikmata. Bigla na lang naming narinig yung mga yabag na sumusunod sa amin, at nagiging mabilis yun habang dumadaan ang mga segundo. Hanggang sa binilisan na namin ang pagtakbo, dahil parang hinahabol na kami nito. Si James naman noon ay halatang takot na talaga at doon na kami lumiko ng daan. Bumalik kami noon kahit pa alam kong may makakasalubong kami na hindi naman namin nakikita. Nagtatakbo kami papunta sa exit at kahit sinasabi ng iba na nakakatakot daw doon ay wala na kaming pakialam dahil para kaming mga bata na nagpaunahan sa paglabas ng mga oras na yon. Muntik na rin nga akong madulas dahil sa tubig sa sahig. Mabuti na lang at kahit papaano ay natantya ko yung timbang ko. Nakalabas kami noon, madilim na at nakasalubong na rin namin yung guard. May dala yung flashlight tapos sinermonan kami na bakit daw hindi sumunod sa kanya dahil sinabihan na raw niya kami na huwag magpapaabot ng dilim sa loob dahil may posibilidad na saktan kami ng mga entities na nandun sa loob ng sirang hospital. Ginaid kami ni Kuyang Guard palabas at doon pa lang kami nagdesisyon na umuwi na sa bahay ni na Kurt na tinutuluyan namin noon sa Pampanga. Talagang wala kaming imikan sa loob ng kotse. Ramdam kong takot kami lahat, especially si James. Pagkarating namin sa bahay, ay doon lang namin napag-usapan yung lugar na seryoso talaga yung entity na humabol sa amin at halatang gusto talaga kami nitong saktan. Tinanong ko nun si James kung anong nakikita niya at sinabi nito na may nakasunod daw sa amin na dugoan na sundalo. Tapos nakita rin daw niya yung babaeng narinig naming sumigaw sa may exit. Kaya tahimik lang daw siya noong nasa loob kami. Yung humabol naman daw sa amin ay isang nurse na duguan din ang uniforme at yung katawan.
Doon na kami pinangilabutan. At naisip kong kung kami ngang tatlo natakot kahit hindi nakita yung entity, ay paano pa kaya si James na nakita mismo yon? Siguradong doble yung takot na naramdaman niya nung mga oras na yon. Agad namang chinek ni Kurt ang mga pictures na nakuha niya at napakaraming orbs na nahagip ng kamera niya. May mga shadows din sa gilid na alam naming hindi amin dahil halos magkakadikit lang kami nung mga oras na yon. Pinangilabutan talaga kaming apat at sinabi naming hinding-hindi na talaga kami uulit na puntahan pa yung lugar na yon. By the way, if you need any informations tungkol dun sa lugar, ay you can search it sa internet. And promise, kung mahilig kayo sa paranormal activities, ay isa ito sa mga lugar na kailangan yung bisitahin.